Masayang nilahukan at pinangunahan ni Senator Francis N. Tolentino ang turnover ceremony of fire truck at pamimigay ng cash assistance sa ilalim ng programang AIX o Assistance Individual on Crisis Situation sa bayan ng Gainza at San Fernando sa lawigan ng Camarines Sur nito lamang Marso 14 taong kasalukuyan. Naging mainit naman ang pagtanggap ng lokal na gobyerno ng Gainza at San Fernando sa senador at ipinakita ang taus-pusong pasasalamat sa regalong ibinahagi nito, lalo na sa linya ng Bureau of Fire Protection o BFP at sa mahigit 500 mga residente na nabahagian ng nabanggitan na cash assistance. Ito pong ginawa natin ay tulong po dito sa inyong munisipyo. Sana po hindi magkasunog. Sana po ay magsilbi lamang itong simbolo na dapat tayo ay aware na pag meron trahedya, maraming buhay at ari-arian ang nakasalalay. Nagbigay pugay naman ang senador sa huwarang serbisyo ng mga barangay officials na naging katuwang ng nasyonal na gobyerno pagdating sa pagsugpo sa hamon ng COVID-19. At the same time, I would like to congratulate the barangay officials present here at yung mga tatanang local officials. Kung wala po kayo, hindi po naisalba yung COVID-19. Kayo po yun eh. Lockdown, kayo po yung sa ayuda, kayo po yung sa inyo po nagagalit yung tao, bawal ganito, bawal lahat, pati sa kapulisan, tayo lang po nakagawa nun. And we were successful enough to hurdle COVID-19. Dagdag pa ng senador, ang makabalik at makapagbigay ng tulong sa mga mamamayan ay ang tunay na sentro ng kanyang adhikain. Papasalamat po tayo sa naimbitahan tayo rito. Galing din po tayo ng Gainza, Camarines Sur kanina. Nagbigay tayo ng konting financial assistance. Matagal na po kasi ito. Ngayon lang na-reschedule ulit. Nagkataon lang, may conflict pa sa Montik na magka-conflict pa doon sa hearing namin sa Mindoro oil spill. So, nakakalugod, makabalik uli dito. Tapos na yung pandemic at kita naman natin, bukas na yung mga restaurant, mga tindahan dito sa area ninyo. Sa ngayon, patuloy naman si Senator Tolentino sa pagsulong ng iba pang mga programang nakalinya sa usapin ng pangkalikasan at justice and human rights dito sa bansa. Jane D. Guzman, BHTV News.